Hello, good afternoon. Salahat. Would you like to eat with me? Kumusta ka? It's ready. It's on? It's on. It's on? You go sit there. No, I'm getting a blanket. Me and Dad are going to take a nap. You have to sleep? Me and Dad are going to... Oh, okay. Yeah. You go change now. Okay guys, good afternoon sa inyong lahat. So ngayon ang ating pa-lunch ng ating virtual students is chicken enchilada. Every time magluto ako ng enchilada guys, ma-remember ko yung best friend ko sa Kazakhstan. She is a Texan, she's an American woman, a very strong woman. Si Stephanie. Well, Stephanie, you teach me how to make this. So ang enchilada ay favorito ng aking pamilya. Maski American siya guys, but her family loves to eat enchiladas. Then, one time, nagbigay siya sa akin ng enchilada sa bahay. Sabi niya, okay, you just bake that one for 15 to 20 minutes para ma-melt ang cheese, mag-brown ng kunti. So, ayan guys, topping natin dito is cheese. Walang cheddar cheese, but ginamit ko is mozzarella. So, okay lang yung mozzarella. I have to go be in the center. Excuse moi. Okay, welcome back to my channel. This is Jennifer. Sa lahat na nag-wonder why lahat ng video ni Jennifer ay mukbang, kain, hab-hab, o name it guys. Of course, oh, I'm thirsty. Sa aking mga video guys, mostly sa aking mga food videos, may mukbang ako. Why? Dahil every time na kaibigan tayo eh, di ba? Pag may kaibigan tayo, we have to invite them to go, okay, let's go coffee. Para mag-chit-chat. Now, I'm inviting you to sit here if you can, and then we'll have a chit-chat. So ngayong hapon guys, I will share with you ang aking enchilada. Enchilada, I don't know. Cheese enchilada, chicken enchilada recipe. Ito ay recipe galing sa aking best friend na American. Stephanie, thank you for teaching me how to bake the enchilada or how to make the enchilada. Kapitbahay ko sa Kazakhstan, and when we move back here sa US, andito rin siya, but malayo na sa Utah siya. Andito ako, somewhere sa South. Ito ang ishare ko sa inyo is chicken enchilada. Since wala akong cheddar cheese, ang toppings ko ay mozzarella cheese. Ayan guys, meron akong 5 pieces na old siya guys. Old na tortilla, yan ang ginamit ko. And then you just boil your chicken, dalawang breast chicken. Boil that one and then lagyan niyo ng chicken cubes or i-boil siya ng broth. Depende sa inyo guys kung anong available sa inyong kitchen. Kung may asin kayo and pepper, go ahead, yung nagagamitin mo. Pero sa akin dito is 2 breast of chicken. I boiled it with maybe 6 cups of water. Basta kunti lang siya and then I boil that one until mas soft siya and nilagyan ko siya ng chicken cube. Pampalasa, di ba? And after that, nilagyan ko siya ng cream of chicken. Pampalapot. So may pampalasa, pampalapot. Aside, hindi siya isa lang cream of chicken ko. So ang ginagawa ko, naggawa ako siya ng 2 tablespoon ng flour para i-mix ko siya para mag-sticky siya, guys. So ito na ang ating chicken enchilada. Oh, nako, paglabas ng isang anak ko, sabi niya, okay, andito na ang favorito namin. So, happy-happy siya dahil si chicken enchilada ang pa-lunch niya. 2:35, tapos na ang aking mga virtual students. So, andito si mommy, ang isa kumain na. Alam mo naman yung mga anak ko, ayaw nilang kumain with mommy. So, ang isa tapos na, si daddy tapos na rin. Yung isa kong anak, mamaya pa daw dahil mag-driving sila ng daddy niya. So, walang disturbo si mami. So ito ang pinakamasarap na chicken enchilada. Try this guys. You can make this one out of your old tortilla. Anong tortilla kayo dyan na meron? Meron kayong corn, meron kayong flour, meron kayong brown, yung wheat tortilla. I-mix niyo lang, big or small or medium. It's up to you guys. Dahil itong akin, nagkakataon na meron akong 5 flour na tortilla, large siya or big size. Ayan, ang ginamit ko siya. So, tama talaga. Oh, my, I can't wait. This is so yummy.
Oh my gosh, very, very good. Wow, this is good. Kung meron kayong Parmesan cheese, meron kayong cheddar cheese, mozzarella, ano na lang niyo, ilik niyo lahat, sabon. Sabon on top, walang problema guys. Sometimes, ang ginagawa ko, mahilig kasi ako mag-grill ng chicken, yung mga old chicken ko na grilled, siguro mga 1 week na sa freezer. 1 week na sa freezer, grilled chicken, you have to boil that one, and then, pag na-soft na siya guys, do not waste your grilled or grilled chicken. Dahil, minsan kasi, we cook more than enough. So we have a lot of leftover na grilled chicken. Just the one in your freezer. And then time comes now, you have nothing to cook. And then look for a tortilla if meron kayo. Well, sa bahay ko always meron kami tortilla guys. So ayan siya. Tortilla, and then your old chicken, boiled your chicken, old grilled chicken, or fresh chicken, it's up to you guys. Or makabili kayo ng, ano ba yung fresh cooked chicken sa store. Or, turkey, ayan, iluto ninyo yan siya, and then, pag, ang breast niyo guys, you have to cut it, a fourth. Para pag shred niya, madali siya. And then use these forks para pang ano siya. Huwag ninyong kamayin yung chicken dahil huwag ninyong kamayin. Forks is madali siya. Ganyan-ganyaninin yung chicken. Oh man, madali siya guys. My tip guys, shred your chicken with 2 forks. Ayan. You just do like this when it's soft. It's really good and it's fast. So, ayan ang tip ni Mommy. So, ako guys, puro na lang mukbang. Dahil, alam mo, it's nice na parang kaibigan din kita, di ba? You have to talk to your friend while you're inviting them for dinner, for lunch, or for breakfast, or coffee time, di ba? Ganyan naman yung mga kaibigan. Kagaya din yun siya. Ano ba yan si Jennifer? Walang ginagawa. Kain na lang kain. Well, kain ako guys. Dahil inimbitahan kita dito. Parang ganun ba? So, okay, we'll just talk something and then go for lunch with your friend. And then, mag-chismisan kayong walang upas. Mag-chismisan kayong maghapon. So, ganyan naman yan mga kaibigan, di ba? You invite them for coffee, invite them for tea, invite them for lunch or dinner. And then, ang ginagawa ninyo ay to catch up. What's life? Anong nangyari sa buhay, di ba? This is the time na mag-prune kayo sa inyong mga trees or mag-cut sa inyong mga trees. Sa akin, summer yun eh. Dahil nakita ko marami siyang tumutubo na parang gamot na nagkatay doon pa punta sa taas ng aking tree. Ayan siya. But this time, pag mag-winter na siya, November, October, November, that's the time na mag-pruning na kayo sa inyong trees. Alam mo kung bakit? Kung nasa winter lang kayo, kagaya nasa lugar kayo na may winter, they have time to heal. Ay yung mga pinutulan ninyo dyan ng mga ano, ng kahoy ninyo, ng mga trees ninyo. Yung mga trees na, di ba, may iba na patay na ang kabila, yung isa buhay pa, na ano, may mga leaves. Yung isa, iputol ninyo yan para maraming magsanga-sanga din siya na bago. This is a time na putulan or pruning or cutting sa inyo trees. Dahil it takes them time to heal. So, ayong pang ano nila nga from November, December, January, February, March, mag-heal sila and then start of March, April, middle of March, April, lalabas na yung mga leaves nila. So, ayan siya guys. It takes time. Mga 3 to 4 months talaga silang mag-heal sa mga cutting natin. And then lalabas na yung mga shoots, lalabas na yung mga babies ng ating trees. So, ayan siya. Tip ni Mommy for today. If you buy some cheese, put your cheese inside your freezer. That way, ma-preserve siya sa longer ano life niya. Or i-divide niyo siya ng Ziploc. And then, alam mo naman kung anong portion yung tama sa inyong cheese. You divide it into portions. And then, you choose that one, put a date, and choose that one in your freezer. That way, if heavy snow, mga 2 feet snow na kung saan kayo nakatira, may cheese kayo guys. Sa akin kasi, galing sa, ano, nakatira kami sa Kazakhstan. Ang ginagawa namin ay, bibili kami ng cheese somewhere sa Amsterdam or sa London. Ang ginagawa namin ay,
ilagay namin, dahil marami siya guys, ilagay namin siya ng Ziploc at ilagay sa inyong freezer. Ayan siya. That way, matagal ang life na inyong cheese. And sa inyong mga flour din. Oh my gosh, yung flour guys. Kami doon, I don't know, parang nag-hoard kami. Nag-hoard kami ng pagkain. May bread doon na napakasarap na bread. Oh my goodness. I-hoard namin yan and ilagay lahat sa inyong freezer. That way, hindi siya masira. So, ayan ang tips. Even flour, ilagay ninyo sa freezer. Ayong cheese, ilagay ninyo sa freezer. Oh, pag maraming tomato, seasons ng tomato guys, napakadaming tomato. Ang ginagawa ko niyan ay ilagay ko na Ziploc and itapon ko siya sa freezer. Ayan, pag you have a big freezer. Yan ang sekreto pag season time dahil i-freeze mo siya and then paglabas niyan, gagawin mo ng tomato sauce or spaghetti sauce. Kailangan mo ng tomato, di ba? Or tomato soup. Masarap siya. Yan, presko pa dahil nalagay niyo sa freezer na. So, ganyan. Yung mga vegetable, mga extra vegetables na mag-harvest kayo, hindi ninyo makain-kain, ilagay niyo sa freezer. Ito siya. It's been here served mga 4 days or 3 days. Siguro, pag wala lang kakain ngayon, bukas, o mamaya, ito na lang siguro dinner namin, mag-smoothie, or ganyan kami. Pag ganitong late na ang lunch, mag-smoothie na lang kayo. May strawberries, banana, pineapple, magasarap yan siya na combination. I-smoothie ninyo, and then the rest, toss it in your freezer. Otherwise, kung dito lang yan sa labas, guys, sayang, nabulok. O, diba? May sekreto na si mami. Yan ang sekreto sa mga maming chipscake. So ako, pag may vegetables, hindi na ako magpasala dahil meron naman dito na broccoli. Meron fruits, meron broccoli, may kunting meat, may bread. So ganyan lang kami guys. Mga tira-tira. Ito mga tira-tira. Sabi ko, ayan, iluto natin si hotdog dahil it's been there for a while. So ganyan lang, mga tira-tira ang iserve mo. Aking pamilya, walang problema kung mga tira-tira. Dahil yung mga tira-tira kung magiging masarap siya dahil iluto mo siya ng different recipe naman, different ano dish para makain, di ba? Dahil kung iluto ko yung old grilled chicken, wala nang kakain nun. Maski i-reheat mo, titigas na titigas siya. So, ang gagawin ninyo? Gagawin ninyo ng enchilada. That way, masarap siya and makain. So, okay guys, thank you for watching. This is Jennifer. Please subscribe, like, and don't forget to click the notification, okay?